Hello, magandang araw po sa inyo lahat. Ang topic natin for today is tungkol po dito sa pagkokontrol ng damo sa pamamagitan ng tubig. Kailan ba dapat magpatubig after na magtanim tayo? Yan po ang ating topic for today. Pero bago yan, huwag niyo kalimutan mag-subscribe dun sa ating YouTube channel, Noel Agri TV. Tapos dun sa mga nanonood sa Facebook, pwede rin po kayo mag-follow at mag-likes dun sa ating page. Kailan ba dapat magpatubig sa ating bagong tanim na palay? May sinasabi ako na hindi ka dapat nagpapatubig after magtanim para tumigas yung lupa at yung organic fertilizer na nilagay mo dyan is hindi mawas out ng tubig kapag nagpapatubig ka. So, puntinan natin ito. Naalala nyo, ito po hybrid. At naalala nyo po, ito yung demo natin. Now, nakita niyo po ito, maraming lumot ito nung binababad ko, di ba? Kasi may sistema po 'yon. May ginamitan po natin ng bioenzyme na pang babad para magbulok yung mga damo. Makapal po dati ang damo rito eh. So, ang pinakadabis ng pagpapatubig mga 8 days na po. Ibig sabihin nagbitak-bitak na yung lupa. Bakit? Kasi po hindi naman po ako namang problema sa damo noon. Kasi kapag ganun ang sistema na talagang bulok na bulok yung damo, tapos bulok na yung lupa, nakababad siya sa tubig at nilagyan mo siya ng bioenzyme, ay talaga maganda po ang pagkakabulok nun, to the point na yung mga grasses katulad po ng trigo na may mga outer coating ay kasama sa mga nabubulok yung outer coating. Hindi po nabubulok yung mismong seeds, pero yung outer coating po ay nabubulok, kaya po matagal po siyang sumibol. So ito po ay classic example, ano? Ayan, papakita ko po sa inyo yan. Tingin nyo. Ito po ay 8 days na, no? Ah, hindi, 7 days kasi 8 September 8 natin itinanim, 8 9 10 11 12 13 14 15. So pang 7 days po 'yan ngayon. So basically 6 days pa lang siya. Kasi September 7 tayo nag-activity, pero September 8 po ito na itanim ng mga magtatanim. Ang natanim naman po natin is yung isa doon. Pansin mo, pag ginanyan mo lang, wala po siyang damo. Ayan. Wala kang makikitang damo. Wala kang makikitang damo. Pero, sinasabi ko sa inyo, magkaroon kayo ng magnifying glass para makita ninyo talaga kung may damo na at kailangan mo nang tunawin ng tubig. Ito na po yun. Yung mga dormant seeds na may mga semi-sibol, ay ayan. Ayan, may maliliit po yan. Oh. Ayan. Pero madalang po yan eh. Tapos usually itong sumibol na ito is broad leaves. Makikita nyo na broad leaves kapag ka pabilog ang dahon. Ayan yan. Broad leaves po yan, pabilog ang dahon. Yan. So pang 7 days, actually bukas, eh pwede mo nang babaran po ito ng mga 3 days. Para yung mga nag-emerge na mga maliliit na yan ay matunaw po ng tubig yan. After 7 days or 8 days after na magtanim, ngayon pa lang po mag-emerge yung mga maliliit na mga damo na yan. And then, pwede nyo na po yung patubigan na hanggang dito sa palay. O, ito pong palay na ito, eh, may tinatawag na po ito na true leaves. Ito na po yung true leaves nyan. Ito yung true leaves yan. Ito po yung tinatawag na true leaves. Dahon po nito, ito po yung lumang dahon. At dumaan na po ito ng stress. Yan po. Ito na po yung bagong sumibol na dahon. Ito na po yung tinatawag na true leaves. Buhay na po yan. Ito po ay true leaves. At tig-iisa lang po kasi ang tundos ko. Yan. Tig-iisa lang ang tundos ko. Ito, tig-iisa lang rin. O, ito na po yung true leaves niya. Ito na yung dahon niya. Ito po yung lumang dahon. Ito. Ito po yung lumang dahon, oh. Isa nyo. Ayan nyo. Ayan yung lumang dahon, yung may sugat sa dulo. Ayan. Mawawala na po na kusa yan. Ayan. Ito na po yung talagang tunay na magkakaroon ng sunod-sunod na po ang tiller na lalabas dyan. Now, yung damo, bababad nyo lang po ito ng mga 3 days. Ayan. 3 days na babad. Ay matutunaw na po ulit lahat ng mga damo na yan. Kaya po wala pong damo ang inyong palayan.
Kaya po, mahalaga ay tama ang pagbabad ng pagbubulok. Ilang araw na siya ay wala pa rin pong damong lumalabas. Kung ito po ay hindi tama ang pagbabad at hindi tinilaw po ito, kasabay na po ng palay ang damo niyan. Siguradong 100% po yan. Alright, so yun po yung ating vlog sa inyo for today. Importante po yung pagbababad ng pinitak at pagbubulok ng mga damo, pag-ayos ng lupa para hindi po mag-emerge yung mga tinatawag natin na mga dormant seeds ng damo. Kung ito po ay tinilaw, naglutangan na po rito yung mga damo, yung mga buto ng damo, at marami na pong damo ito, lalo-lalo na po yung trigo at saka yung buntot pusa, marami na pong lalabas dyan. So yun po yung ating vlog sa inyo for today. Hindi po natin gagamitin ng herbicide po ito, at ang purpose po kasi nito is para malaman ninyo kung gaano ang matitipid ninyo kapag kaganito ang sistema na ginawa natin. Hindi kinilaw, gagamitin natin ang technology ng pagtutunaw ng mga biodegradable material sa lupa sa pamamagitan ng bioenzyme. Alright? Yun po ang ating vlog sa inyo for today para sa pagkontrol ng damo. 7 days after na nagtanim, babad kayo. 3 days, tunaw na po yung damo. Then, tanggal ulit ng tubig para dire-diretso ang tiller. Tapos patubig po, after po ng 3 days na nakababad, 3 to 4 days, patubig po ulit. So on and off na lang po yung tubig nun para dire-diretso po ang tiller. So ito po kasi hindi na natin to, wala na po tayong gagawing activity rito. Aside from mag-i-spray na lang tayo. Tapos ang susunod na po na paglalagay natin ng organic fertilizer, ito po nilagay natin ng organic fertilizer before magtanim. Ang susunod na po nito is 30 days na po. At kung kinakailangan po is mga nasa 45 days yung last. Alright? Thank you very much mga kagreet. Laging tatandaan din sa ating munting channel, Nuela Agri TV, Farmers Ang Bida.